Ayun, so good evening sa inyo guys, November 4, 2020 at magandang-maganda yung galawan ng ating market sa ngayon. So nagre-rejoice yung ating market at nag-gain nga po tayo ng mataas, 2.03%. So ang dami pong blue chips na ang lalaki po ng gain ngayong araw to. So umarangkada yung ating index at umabot tayo ng 6,464.05 naman. So ang major news natin sa overall na market natin is hindi sa Philippine market kundi dun po sa US market kasi ongoing po yung national election for presidency ng United States naman. So mukhang lamang si Joe Biden as compared naman kay Donald Trump natin. So anyway, tingnan natin hanggang mamaya kung ano po yung final results naman ng kanilang election. So ito po yung mga top trendings. So wala tayong masyadong nakuhang news sa kanila sa mga bawat isa na ating stocks. So lahat po is nagdepende po doon sa optimism that doon po sa ating US election. So nauna pa rin yung ating mga stocks, yung ating mga nawawalan ng momentum na telco natin, si Dito, si C at saka si Now. And then yung ibang stocks po natin, si MRC, Merrimart, Macro Asia, mukhang lumipad siya, si NIKL, SSI, ayan, parang tore na yung stocks natin dito. Si CHP, nagkaroon ng halos breakout din. At ang ating PSEI index naman. Ayan, so pakibasa po yung ating disclaimer. Mahalaga po ito, kung, especially kung bago ka lang sa stock market. So may risk po kasi na involved dito sa ating stock trading naman. Okay, at sa mga bago po dyan at hindi pa naka-subscribe dito sa ating trading channel. So, subscribe ka na po dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel naman. So, i-browse mo po na maigi. So, meron tayong daily updates. So, andito sa ating first section. Yung second section is yung mga special reviews natin sa ating mga companies. Yung ating mga sample trades. Ayan. So, yung marami akong nababasa, naghahanap ng mga sample entry saka exit. So, i-browse nyo lang po na maigi yung ating channel. And then, yung ating mga technical indicators. So, yung daily na ginagawa natin, yung charting and then yung risk management naman natin. Ayan. So, para maproteksyonan po yung ating capital, especially kung yung hawak mo na stocks is araw-araw bumabagsak po yung kanilang prices naman. And then, yung ating create na Patreon account. Ayan. So, maraming salamat pa rin doon sa mga bagong nag-membership na naman dito sa ating channel. So, open pa rin yung ating mga slots. So, yung mga gustong matuto about trading or hindi pa masyadong marunong, so, pwede nyo pong i-check to kung makakatulong yung mga benefits na nilalagay naman natin dito po sa ating Patreon account naman. So, open tayo until next week. After that, i-close na po natin siya. Okay po. So, doon naman sa mga traders na nakasubaybay sa atin, so, pwede mo din i-follow yung ating Facebook account. So, nagpo-post tayo anything na na-observe natin within the trading days naman. And then, nakipag-usap tayo sa mga kasama nating traders. Same din, nag-update din tayo sa ating Palaboy Traders na Facebook page naman. And then, sa mga news is, nandito po tayo sa Twitter natin naka-focus. So, madali lang kasi mag-retweet. So, may mga news tayo nakita. So, baka laruin naman na naman yung ating mga oil. So, medyo malaki daw yung pwedeng makuha doon sa ating Malampaya or rather yung Sampaguita Field Service doon sa may Reed Bank na merong 20 trillion cubic feet of gas as compared to 2.7 trillion cubic feet doon sa ating Malampaya gas field naman. Ayan. So, and then marami pa tayong bago dito na nakuha na information. So i-check nyo. Naglalabas na po yung earnings ng ating mga stocks. So hindi masyadong napapansin yung mga bagsak na earnings because sobrang optimistic nga po dito sa ating market. So ang ganda po ng galaw natin. Ang dami pong blue chips na nagtaasan. So yung ibang stocks more than 10%. So kahit anong stocks ka siguro na medyo malapit sa ating mga blue chips, so mid caps, blue chips, mabilisan po yung kanilang mga galawan for the day naman. So nag-gain po tayo ng 2.03%, sinisilip po yung ating 5-minute chart. So okay naman yung galawan niya kasi yung ating index is always staying dito naman sa ating MA9. Nagkaroon ng konting profit taking bago tayo mag-close pero binatak din during the closing period naman. So, ang ganda ng galaw natin. So, yung ini-expect natin kahapon na medyo malakas na resistance at around 6,381 kasi medyo hirap nga po yung candle natin kahapon is talaga nag-gap up itong si PSEI. So, clean-nose niya and then nag-gap up ulit and then tsaka siya umarangkada ng 2%
naman. So magiging support natin ngayon itong gap area kasi yan yung niretest natin and then naging successful naman siya. So itataas natin yung ating next na resistance at around 6,500. So kung talaga malakas pa rin si PSEI hanggang bukas, sana optimistic yung results ng ating US market election. So ang actually ang tinitingnan natin instead of 6,500 kung malakas yung index natin is around 6,700 kasi merong i-fill na gap dito naman sa bandang area kung saan tayo nagkaroon ng breakdown bago po tayo magkaroon ng lockdown naman sa ating Philippine market naman. So ang ganda ng galaw, di ba? So makita mo lahat ng indicators maganda na sa ngayon. Yung ating RSI, maganda yung galaw. Yung ating MACD, very obvious, nagkakaroon siya ng bounce dito sa ibabaw ng ating red line. So very bullish po yan. Pero kung titingnan mo yung ating net foreign buying, so wala siyang masyadong volume, di ba? At meron tayong net foreign selling na naman ngayong araw na to. So nag-loss po tayo ng negative 431.49 million. So ibig sabihin, optimistic na mga traders yung pumasok at sumalo dito sa ating mga foreign investors. So sunod-sunod na naman sila. So meron silang around 5 days na tuloy-tuloy po na nagbebentahan yung ating mga foreigners. So nag-expect yata sila medyo maganda yung outcome ng market ng US market. Kaya doon po muna sila nagpupuntahan naman. And then yung ating COVID cases, so medyo mababa. November 3 is 1,761. And then yung latest news na lumalabas is less than 1,000 kung totoo man yon. Pero merong sinabi yung ating Malacanang Palace with regards doon sa latest results ng ating COVID-19 is medyo delay nga po yung submissions ng ibang nagtitest naman. Kaya medyo bumagsak po yung bilang. Ayan. So sabi nila hindi normal yung bilang na yun. So mag-i-stabilize din siya after makompleto na po yung pagsisend ng results ng ating mga laboratories. So tingin tayo dito sa ating US market. So ito nga. So refresh ko lang. Nagkakaroon ng matinding labanan itong si Joe Biden saka si Donald Trump. So yung electoral votes po ni Joe Biden is nasa 238 na. Si Donald Trump is medyo nahuli, 213. So kung sino yung mauna na magkaroon ng 270 votes or states na kung saan sila pabor, yun po yung magiging next na president naman ng ating United States. So makita mo yung galawan, medyo erratic dito ngayon sa ating US indices. Sa kanilang futures, kanina umaga medyo nagtaasan sila, kaya nga po nahila yung ating market. Pero ngayon, ang medyo mataas na lang is yung ating Nasdaq futures. Umabot siya ng around 2.71% naman. Ayan. So medyo maganda rin naman kahapon, maganda rin naman yung galaw nila. So sinundan din ng ating market, kaya medyo siguro nag-gap up. Si yung European market is mataas din kahapon, no. Tapos ngayon is mukhang mataas na naman sila. And then kung tumingin ka dito sa buong Asia is optimistic naman lahat. Pero kung titingnan mo na maigi, yung Philippine market natin is siya yung pinakamataas sa Asia kasi majority is below 1% naman. So dito sa may bandang Taiwan, meron siyang 1,000 or rather sorry, meron siyang 1.04%, pero tayo is talagang mataas kasi umabot naman tayo ng around 2%. Naman. Ayan. So medyo maganda po yung optimism dito sa ating market. So di ba meron tayong mga nilabas na news kahapon with regards dun sa mga public utility vehicles. So medyo talagang binubuksan yung ating economy. Kaya makita mo maganda po yung galawan ng ating market. So anyway, hanggat maganda yung galaw ng ating mga blue chips, so magandang mag-hold sa kanila kasi po makita mo yung results ng gain mo habang nagdaraan yung mga araw natin na green po yung ating PSE market naman. Okay po, so maganda yung optimism dito sa ating market. Pero dito sa ating mga telco players, mukhang basag na basag yung ating mga key support levels naman sa kanya. So sa ngayon, nagre-retest sa isang medyo malakas na support itong si dito natin at around 6.3 pesos naman. So actually, naglilin na tayo na mag-retest siya sa around 5.9 or 5.8 dito sa previous Fibonacci level yata to eh. So i-plot ulit natin para makita natin yung mga Fibonacci levels natin. So ito yung next na key Fibonacci level natin is 0.382 naman, which is pwedeng umabot ng around 5.9 or 5.8 pesos naman. So medyo mayroon kasing breakdown ng price itong si dito. So tignan mo na maigi, mas mahalaga pong i-protect yung capital kaysa po yung loss naman natin sa kanya. So anytime pwede naman bumalik dito sa ating mga market. Pero tignan mo na maigi kasi breakdown nga po ng price yan. Hopefully, magkaroon siya na retest sa 5.9 at or hindi na siya umabot dyan or mag-bounce lang siya para meron lang tayong isang malaking
trading channel. Pero sa ngayon, since medyo naguguluhan po yung ating market, kung kanino ba sila mag-invest kay dito holding corporations ba, pero wala naman dito sa stock market. Ang nandito lang is si dito CME saka si CLC Logistics. And then nakalito sa ating mga investors yung pag-transfer po ng mga shares ni dito telecom natin from CLC Logistics at doon nga po sa isang bagong company na naman pala na meron si Mr. Dennis Oy, yung ating dito holdings corporation naman. So anong rule ngayon nitong si dito CME? Parang lumalabas kasi wala pa siyang masyadong hawak na shares indirectly dito po sa stock natin na si dito telecoms naman, unless ma-execute na nga niya yung pagbili niya ng mga shares po indirectly kay dito telecoms natin through Udena CME group naman. Ayan. So yun po yung abangan natin sa kanya kung kailan mangyayari yon. At sabi ko nga sa inyo, sa akin naman ang personal na nakikita ko, ano yung nangyaring amount, magkano binenta ni Chelsea Logistics yung kanyang shares, yung 25% niya stake kay dito telecoms papunta kay dito holdings corporation. Kasi yun po yung mag-guide sa atin kung ano yung fair value na pwedeng makita natin sa presyuhan po ni dito telecoms naman. Kaya ayan, naghahanap po ng support yung ating mga telco companies na related naman kay dito telecom. So not a good sign kasi yung ating pong RSI is patuloy na bumabagsak. So most likely magkakaroon na retest dito sa bandang baba. Hopefully hindi mabasag yung RSI 56. After that, nasa bearish level na tayo ng momentum ng stocks natin na si dito CME naman. Eh. So, hindi maganda. Oh. Tingnan mo. Yung ating MACD is, pag ganyan, ang nakita mo, hindi maganda. Eh. Okay lang na nasa ilalim yung blue line dito sa ating red line, pero yung medyo malaki yung gap. So, merong expectation na may pagka-bearish po ng malakas kay dito natin. And then, kagaya mamaya kay now, yung nakita natin sa kanya, meron ka pong makitang bearish divergence dito naman sa ating RSI. And then, malaki yung ating selling volume, pabagsak yung ating price action. So, no way but to retest or maghanap ng support po itong si dito CME Holdings naman natin. Okay po. So, next, si Chelsea. So, nag-loss si dito CME ng 4.68. Itong si Chelsea, tinuloy na rin niya yung kanyang pagbagsak. Nag-loss po siya ng negative 5.21%. So, makita mo, yung prices is hindi makalampas dito sa ating MA20 naman. So, nagtatry siya nung opening pero hindi maganda kasi nag-close. Nag-open na siya ng negative kaagad at yun nga, yung sinabi natin kahapon, very obvious, meron pong breakdown ng price itong si GLC natin. So, hanapin natin dito sa Fibonacci level yung isang next na key level po ng support is dito sa 0.5 Fibonacci at around 5.14 pesos naman. So yan po yung ire-retest bukas nitong si Chelsea natin. Hopefully mag-survive siya dyan. Kung hindi, worrying siya kasi yung ating RSI is nandito na pala sa RSI below 50. And then makita mo po malakas yung selling pressure kasi yung blue line medyo malayo na po dito sa ating red line naman. So parang si dito natin, parehas din naman, medyo obvious yung bearish divergence and then medyo malakas yung ating selling pressure naman sa kanya. Ayan. So ang makapagpabago lang siguro is once makompleto na po yung disclosure ni Chelsea Logistics with regards doon sa mga presyuhan na nangyari nung magbenta siya kay dito Holdings Corporation naman natin. Ayan. So maraming tatanong sa atin, time to buy na ba dito sa mga stocks natin? Is ang normally advice ko naman sa inyo, check mo lagi yung price action. Kung pabagsak, so huwag kang bibili sa kanya kasi mas lalo kang malulugi kung yung price action natin is pabagsak po ng pabagsak naman. So ang nakita ko nga dyan, dito kay Chelsea natin, kung patuloy po magkaroon ng breakdown ng price, ang magandang saluhan na lang sa kanya is siguro dito sa ating 0.618 Fibonacci. So sana mag-hold na siya dyan. Kung hindi, medyo malalim-lalim yung pwede nating puntahan naman sa kanya. So anyway, bigyan natin ng konting time kung kailan magre-recover itong mga stocks natin kasi dinadigest pa po ng ating mga traders sa investors yung ating mga disclosures naman sa kanya. So kahit yung mga nakita natin sa social live feeds, so kung ano-anong klase ng charts yung nakita po natin sa distribution po ng mga stake nila, kung ano yung stake ni Chelsea Logistics, yun din na CME, dito CME
dito po sa ating Dito Holding Corporation at kay Dito Telecoms naman natin na yan. So, yan po yung result. Pag hindi po malinaw yung nakita natin dito sa ating mga disclosures, dito sa ating mga stocks, hindi po alam ng ating mga investors kung saan sila pupunta. So, kung mas malakas yung selling pressure, doon po magpupuntahan yung mga nalilito na mga kasama naman natin. Ayan. So anyway, as usual, kung trader ka, protect your capital. Kung investor ka, kasama to sa iyong babantayan talaga kasi volatile nga po sila kasi as of this time, medyo speculative yung kanilang mga corporate structure naman sa ngayon. Okay po, so yun lang nakita natin sa kanya. Next natin si MRC Allied. So hindi na maantay yung ating disclosure at mukhang pinitik na naman yung kanyang price. So congrats po dun sa mga may hawak sa kanya kasi nag-gain na naman siya ng 10.71%. So very bullish itong si MRC natin. So yung ating trend lines, meron naman siyang sinusundan na trend lines pero talagang very optimistic po yung ating mga traders sa kanya. So kung susundan niya itong bago niyang trading channel naman, parang pinapakita niya dito is meron pang pupuntahan itong si MRC Allied naman natin. So hanapin natin yung kanya next na resistance kasi nandito na siya dun sa binabanggit natin nung nakaraan. Actually medyo naka-breakout na nga siya. So dati dito tayo tumitingin sa around 0.44 pero nandyan na siya. So yung ating next na siguro pwede yung Fibonacci level natin, no? Kasi ang taas na ng galawan itong si MRC Allied natin. So hanapin natin yung kanyang next na Fibonacci level naman. So hindi natin makita, no? So anyway, dito ko muna ilalagay kasi ito yung malakas na resistance nung nakaraan. And then medyo malapit yung price dito sa dotted line. So parang dito yung susunod natin na resistance area naman sa kanya. Hopefully magtuloy-tuloy para sa mga kasama natin kasi meron na namang upside na potential po dito sa stocks natin na si MRC. Ngayon kung medyo kapapasok mo lang, gawin mo lang support yung ating previous resistance area naman at 0.433 naman. So dati umabot siya ng RSI 82, so hopefully ganun din kasi nasa overbought level na po itong si MRC naman natin. Pero lahat ng indicators ang sinasabi is very bullish pa rin siya. Meron tayong volume, may spike ng RSI. And then yung ating MACD is maganda rin po yung kanyang galawan naman. Ayan. So medyo optimistic pa yung mga traders natin dito kay MRC naman natin. Okay po, next sa mga naambunan is itong si Mary Mart. So patuloy din umakit itong si Mary Mart kahit medyo konti lang. So nag-gain pa rin siya ng 2.72% naman. At ang isang magandang tignan dito is yung dinodrawing po natin sa kanya na Fibonacci nung nakaraan is medyo parang naka-breakout itong si Mary Mart. So, di ba yung usapan natin kahapon is around 3.74 or 3.7 yung pinaka-main Fibonacci resistance po nitong si Mermart. Pero kinaya po niya na basagin kahit medyo hindi malaki yung volume niya as compared kahapon naman. So, tingin natin meron pang konting galawan na pwede mangyari kay Mermart. So, yung ating next resistance level is hindi na kaya natin Fibonacci. Wala na siya makita maliban dito sa 3.71. So, pwede niya na yung support natin, immediate support, or dito sa consolidation ng ating mga prices at 3.62. And then, yung possible upside niya is dito sa ating next resistance level naman. Dito sa pinakamataas natin ng huli is around 3.95 naman. Ayan. So, medyo malayo na siya sa ating MA9. So, watch out. Baka magkaroon ng konting pullback itong si Merimart. Anyway, hopefully, kung magkaroon siya ng pullback is mag-retest lang until 3.62 para sa kanyang sunod-sunod na run-up na naman. So, medyo nabuo na yata yung yung ating trading channel na malaki sa kanya. So, drawing ulit natin. Kung ito yung magiging basis niya sa kanyang galaw, medyo malaki naman, no? Pag ito yung nakita natin. Pero pag dito, sa bandang baba, yung mga consolidation ng mga candles natin nung nakaraan, medyo naka-breakout na rin siya. So, ibig sabihin, medyo optimistic yung mga traders natin sa kanya kasi nagkaroon na nga po siya ng breakout at nasa overbought signal na siya. So, watch out na lang. Kung medyo huli kang pumasok sa kanya, is tignan mo na maigi kasi anytime pwede rin naman magkaroon ng pullback kahit optimistic po yung ating mga traders naman. Pero kung nandyan ka sa loob, congrats po kasi maganda po lahat ng indicators. Maganda yung MACD, maganda yung RSI signal natin. Kahit papano, meron siyang accumulation ng volume naman. Okay po, so yun nakita natin. So siguro yan na yung isang pinakamalakas niya, no, bago siya mag-retry na or bago siya mag-retry na bumalik dito sa ating
yung 4.5 peso level naman yung pinakamataas niya nung nakaraan. So climb mo ba naman, no? So umabot siya ng halos 6 months bago siya naka-recover dun sa malaking breakdown ng kanyang price, di ba? Yeah, based dito sa kanyang history, bumagsak siya ng up to 55% naman. So nakakakaba talaga. And then kung hindi ka nag-antay ng ganyang katagal, which is matagal na nga rin yan, hindi ka makakabalik dito sa ating previous level naman. So sana makalaya na pagdating ng ating prices, malapit dito sa 4.5 yung mga naipit naman during around June naman na mag-start ng IPO itong si Merrymart po natin. Ayan. So medyo maganda po yung nakita natin. Meron po siyang konting upside base lang naman dito sa galawan at trend po ng paggalaw nitong si Merrymart naman natin. Okay po, Macro Asia. So wala akong makitang catalyst. Ang daming tatanong sa atin kung bakit biglang nagkaroon ng actually breakout itong nangyari kay ano eh, kay Mac. So as compared dun sa stock natin na si Cebu Pacific, pag body to body ang usapan, merong konting breakout na nangyari dito kay Macro Asia dito sa previous resistance. So pwede nating iakyat yung ating next resistance level is dito sa ating previous candles at around 5.86, and then pwede ka na mag-draw sa kanya ng isang uptrending na channel kasi nakapag-establish na po siya ng higher low formation naman. So ito yung low natin, and then nagkaroon siya ng higher low, so high. So maghahanap ng another higher high itong si Macro Asia naman natin. Ayan. So sundan mo lang kung ito yung sinusunod mo na guide naman sa kanya kasi medyo maganda po yung galaw niya. So unexpectedly, lakas ng galaw nitong si Mac. Umabot po siya ng 7.98%. At kahit papano, meron siya net foreign buying. So yung pinapakita ng indicators is parang meron pa siyang iakyat. Malaki po yung volume, and then yung RSI is malapit na sa overbought signal. And then nagkaroon ng bounce naman yung ating MACD sa kanya. Ayan. So maganda po yung galawan itong si Macro Asia. So price action lang, kung maganda, di sundan lang natin yung ating stocks. And then kung nakabili ka na medyo maganda sa kanya, so magandang i-hold until ma-reach niya yung ating next na malakas na resistance at around 5.86 pesos naman. Okay po, next si NIKL. So tumaas ang mga NIKL natin, no? Pero yung iba hindi masyado. So nakita ko si yung iba NIKL natin, si Mark Ventures is nag-recover, si FNI is hindi naka-recover. So medyo malakas itong si NIKL natin. So wala din tayo masyado nakitang catalyst sa kanya. So maliban lang dito sa price action. So nagkaroon na naman ng breakout itong si NIKL natin. So malapit na siya sa kanyang 52 weeks high. Yung kanyang next na 52 weeks high is 4.16. So watch out, di ba, pag nagkakaroon tayo ng 52 weeks high kagaya ni ASN, is meron pa siyang mga potential na upsides for the coming few days naman. So hopefully masustain niya yung pag-akyat ng kanyang price kasi maganda din po yung kanyang indicators. Nagkaroon siya ng higher low dito sa ating RSI, and then meron siyang volume, at yun nga, medyo naka-breakout po yung ating price. So ang taas na nitong si NIKL natin, no? Mula sa kanyang pagkakalugmok is umabot na siya ng laki, oh, ha? 100, alos 150% na. So kung nahawakan mo simula nung nagkaroon tayo ng pandemic, ang laki ng kinita mo dapat dito sa stock natin na si NIKL naman. So hanapin natin yung kanya next na resistance. So parang yung next resistance is yung 52 weeks high natin, no? 4.16. So konting-konti na lang yung galawan nitong si NIKL. Aabot na siya doon sa 4.16. So ilalagay natin yung next resistance sa 4.3 naman kasi maganda pa rin po yung galawan niya na sustain niya yung kanyang pagka-uptrend. So hopefully tuloy-tuloy po yung pag-akyat ng ating stocks na si NIKL naman. So meron din siya sinusundan na guide. So sana tuloy-tuloy yan, makarecover yung ating MACD sa kanya. At buhay pa rin siya kasi meron po siyang volume. Medyo nawawala yung malakas na volume dati, pero hindi naman siya nagkakaroon ng malakas na sell-off. So tuloy-tuloy po yung pag-akyat ng prices natin kay NIKL naman. Ayan. So congrats po dun sa mga may hawak. At nakita natin meron siyang net foreign buying na 24.18 million peso naman. Okay po. So next natin si SSI. So patuloy pa rin na may good news kay SSI natin. So mukhang maganda yata yung ginawa niyang pag-online ng kanyang business kasi naging optimistic po yung ating mga traders. Pero watch out lang kasi medyo malakas na yung optimism sa kanya, no? So malapit na siya sa kanyang previous RSI at RSI 79 naman. Pero meron siyang volume talaga, eh. Talagang pinopondahan itong si SSI. Maganda yung ating RSI, maganda yung MACD. Pero kung huli ka na, so watch out kasi baka magkaroon ng konting pullback naman yung ating mga stocks. So yung ating next resistance is mataas na.
Most likely dito na sa ano 1.74. So ang ganda ng galawan niya. So parabolic na ngayon itong si SSI. Yung ating support is dito na sa pinakamataas natin nung huli at around 1.46 pesos naman. Ayan. So medyo mataas yung ating potential upside, no, kasi breakdown kasi ito eh. So wala siya masyadong resistance dito sa area na to. Dito naman sa kabila is wala din naman tayo makita na malapit. So yan na yung pinaka next na level po nitong si SSI. Ayan. So mukhang may meron pa siyang ano ha, meron pang isang pasabog itong si SSI natin. So congrats po doon sa mga may hawak naman sa kanya. And then isa pa, sumabay sa optimism ng ating US market is itong si CHP. So nagkaroon din siya ng magandang, hindi pa naman siya breakout, pero maganda yung ginawa niya kasi nakalabas siya dito sa previous consolidation natin. So babalik natin sa taas, yung next resistance is around 1.75 naman. Meron pala tayong gap down dito sa kanyang nakaraan. So tingnan natin bukas kung makagalaw itong si CHP. So tama naman, di ba, kung hinold mo itong si CHP kahit sumusunod ka lang dito sa kanyang trend. So meron pala siyang breakdown pero hindi naman nagkaroon ng total breakdown kasi yung price natin is nag-stay naman at around 1.58. And then nakahanap siya ng chance na magkaroon ng breakout dito sa previous consolidations. Hindi pa siya totally breakout dito sa previous prices pero sa consolidation na to nag-breakout na siya. So kumawala itong si CHP naman natin. So congrats po sa mga may hawak. Nagkaroon siya ng malakas na support sa RSI 53 and then nagre-recover na yung kanyang MACD naman. So akala natin nung huli medyo wala na kasi pababa na yung volume pero yung price nag-stay naman, pero tignan mo, di ba? So minsan hindi naman nagtutuloy yung ating mga RSI divergence. So depende sa optimism ng ating mga traders saka investors. So eto si CHP, di ba? Classic example na hindi natutuloy yung minsan yung ating classic na RSI divergence. So bago tong candle na to, makita mo yung price hindi na gumagalaw, pabagsak yung RSI, pabagsak yung volume saka MACD, pero suddenly merong bumomba dito sa stocks natin na si CHP na maya. Ayan. So tingnan natin kung magtuloy-tuloy yung galawang CHP natin, pero medyo malapit na tayo sa kanyang next na resistance level naman. And then yung isa pa nating telco na depressed na sa ngayon. So ito yung nagtuloy po yung ating RSI divergence sa kanya. Walang support ng ating mga investors. So binagsak na po itong sinaw. At makita mo, obvious po yung ating breakdown. Kinonfirm ng candle natin sa ngayon. So ingat po na maigi kung hawak mo itong sinaw. So sabi ko sa inyo, protect your capital, not your loss ang ipoprotect mo naman sa kanya. Ayan. So pwede naman bumalik anytime. Magkaroon po ng good news itong si now natin. Ayan. So hanapin natin yung key levels niya based sa kanyang Fibonacci naman. So drawing ulit natin siya. So medyo malalim na, no? Resistance natin ngayon yung 4.5 and then yung next na support is dito sa 3.9 pesos naman, which is hindi malayong i-touch ni now natin kasi wala po siyang volume. At kita mo yung ating MACD, obvious wala po silang optimism kasi yung blue line masyado pong malayo dito sa ating red line naman. At patuloy na dumadaos-dos yung ating RSI. So mindful ka na lang sa capital mo kasi parang meron pang gustong itest sa bandang baba itong si Now Corporation naman natin. Okay po, so wala pa yung news niya. So walang catalyst, nag-aalisan yung investors, pumupunta dun sa mga stocks na maganda po yung galawan. So ganun lang po yung structure ng ating PSE market naman. Okay po. So balik tayo dito sa ating PSEI. So hopefully may isa pang green candle itong si PSEI kasi malakas po yung kanyang momentum. So sana mag-support yung ating mga foreigners. Mas explosive kasi yung galawan pagkasama po yung mga foreigners sa galawan po ng ating PSEI index. Pero pag for the next coming days, wala na naman sila kasi optimistic sa bandang US. Baka magkaroon tayo ng sideways channel dito bago tayo magkaroon ng breakout sa around 6,500 level naman. Okay po, so antabayan na natin kung sino mananalo sa US presidential election naman. Ayan, so bago tayo mag-close, as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. I-check mo po itong ating Patreon account. So sana makatulong tayo doon sa mga mas gusto pa na matuto dito sa ating market. Magkaroon ng discipline sa pag-buy sa pag-sell. At saka ano yung mga techniques na ginagamit natin kapag nagtitrade naman tayo. And then follow mo lang ako dito sa aking Facebook account, Facebook page, at dito sa ating Twitter account naman. Okay po, so maraming salamat ulit sa iyong panunod at pakikinig. Kita ulit tayo bukas.